yung kung meron din kayong American dream like me. So congrats, masaya, maganda dito. Hello guys, samahan niyo ako. Papagupit ako. Ang pangit ko na eh. So ano ba? Ang pangit ako sa mga video. Tsaka ngayon ko natatapusin yung ano ko, yung No Shave November ko. Kasi hindi na talaga maganda tignan. So yun, samahan niyo ako. Tapos may sasagutin akong tanong sa isa sa mga nag-comment sa mga videos. Just like the old times. So, di ba sinasagot ko yung mga tanong? Kala mo naman dami alam. Wait. So, ngayon na nga ba? Ang dilim na. Wait nga. Ano pa lang? 4:30 pa lang ng hapon. Pero ang dilim na. Malapit na mag-winter. Punta lang ang kotse. Aray ko. 5 PM pala yung ano, yung appointment ko dun sa gupitan. Wait, ano oras na? 4:30? 4:39. Though 10 minutes lang naman papunta. Wait lang. Starting route. Proceed to West Foster Avenue, then turn right. Ayan, dito na ako sa papagupitan ko. Ikikwento ko sa... Wait lang, papagupit muna ako. Ang gulo, diba? Papagupit muna ako. Tapos tsaka ako ikikwento. One eternity later. Ayan, tapos ang papagupit. Naayos na ulit yung tsura ko. Hey guys, ayun, nakapag-park na nga ako. Punta ako Marianos, bibili akong Sprite para sa soju ko mamaya. So yun, ano ba? Samahan niyo ako. Ito na, totoo na, sasagutin ko na yung mga yung tanong. Ang tanong is from Blink of an Eye 89. Sabi niya, ang tanong niya, "Hi Sir Vince, first of all, congrats to your channel." Thank you. My name nga pala is Jay. My question lang sana kung my wife and with our 3 kids are planning to migrate there in the US, specifically there in Chicago. Wow. So you've chosen the right place. So as of now, I'm taking nursing assistant. Hopefully, I will be getting my certificate in NC2 by March. Ask ko lang sana or give me an estimate how much is the starting money. Customer service, I'm registered. Wait lang. Starting money needed for a family of 5. My eldest will be 16 next year and the other 2 are 13 and 12. Kahit give me lang a rough estimate of how much will be our monthly expenses. Thanks sir, God bless, stay safe kayo dyan. Wow, thank you. Kasi ano ba ako? Hindi ko makita yung bubiling ko. Quickless, you have a delivery! Quickless, you have a delivery! Ayan, dito muna tayo magtago sa walang tao. Marami siyang tanong eh. So thank you, na-appreciate ko yung managtatanong. Para nabibisi naman ako. So, hindi ko sure kung magkano ba yung expenses ng family of 5 kasi nung lumipat kami dito, dalawa lang naman kami. So, ang isi-share ko na lang yung experience ko kung okay lang. Tapos kung hindi okay, sabihin mo sa comment. Tapos, yun. So kami, nung dumating kami dito, actually sumunod lang ako kasi yung wife ko, I mean, ahead siya ng 1 month sa akin. So, January siya dumating, ako February. So, dala niya lahat ng pera. Ayun, magkano ba? Tagtipid kami nung simula eh. Kasi kumuha kami, kailangan kagad ng kotse eh, syempre. There's a call waiting for customer service on. Wala namang jeep dito, walang trike, walang ganun. So, kailangan talaga ng kotse dito sa US. Gaya nung sinasabi ng iba. So bumili kami ng sasakyan. I mean, pero yung dala naming pera in pesos ah, mga ano, 300,000 para sa amin dalawa. Para makapagsimula lang, yun. Hindi ko alam kung 5, tapos nag-aaral yung mga anak mo. Tapos yun nga, meron dito kapag yung mga apartment. Di ba pag magre-rent ka sa Pilipinas ng apartment, kahit ilan kayo sa apartment, okay lang. Maski siksikan, carry. Dito hindi.
merong list kasi. Hindi yung parang sasabihin mo na one month ka lang ganyan. Dito karamihan kapag nag-rent ka ng apartment, list. So minimum like mga 12 months or yan nga 1 year. Tapos may bilang lang kung ilan lang yung pwede sa apartment. So kapag family of 5, paano ba? Sige, dito sa city, yung rent namin, around mga 1,300 or yun nga, 1,300 sa one bedroom. Tapos nung last year, nung dumating kami, nasa suburbs pa kami nun, suburb, sa Joliet, malayo talaga siya. Yung one bedroom namin nun, actually malaki yun eh, around 900 yata. Marami naman sa suburb ng mga murang apartment, depende kung saan kayo mag-work. Ay, Chicago pala sabi mo, no? Kung sa city ka, pwede rin naman sa suburb actually. Kasi dito naman yung mga Pinoy, kahit sino naman, sisiw lang yung pagdadrive ng malayo eh. Ang ingay naman ng mga ano, customer service. So una-una, congratulations kasi darating kayo dito, grabe. Yung kung meron din kayong American dream like me, so congrats, masaya, maganda dito. Hindi ko alam kung, paano ba, 3 kids, tapos 13, 12. Hindi ko sure kung sa public school is may bayad eh. Dito ko yung mga public school ang ganda. I mean, hindi ko naman sinasabi hindi maganda sa Pilipinas. Pero I mean, kaiba-iba, hindi ko alam. So, let's say, 500,000. Hindi ko alam ha, 500,000 pesos para sa inyong lima. Kung may work naman, syempre may work ka naman at pagdating dito. Kasi nga sabi mo, magsi-CNA ka. So siguro may tatawid nyo yun ng mga ilang buwan lang. Yung 500,000 yun. Tapos, kung mag-work naman yung mga anak mo. Or yung wife mo. Ano ba? Kung tulong-tulong. Dito naman kasi kapag like mga 16 years old, nagtatrabaho. Tapos dito, maraming work available. So, huwag kayong mag-alala. So, feeling ko, ayun, going back to your main question, 500,000, I think, yung rough estimate. Kasi nga, dalawa kami, dala namin ng 300,000. Nakabili na kami ng isang kotse noon. Nakapagbayad na rin kami ng rent. Nakapag-grocery na rin kami. Parang nakita yung tanong mo dito is merong, ano eh, monthly expenses. Let's say yung grocery is sa amin dalawa lang to, hindi ko alam kung magastos kami. I think mga 400 or pag medyo sagana minsan mga 500. Tama ba? O kasi parang binudget namin nung first time, I think 250 every 2 weeks, so 500 a month. Tapos parang sabi namin parang ang gastos naman namin. So nag-train ride namin 150 every 2 weeks, so 300, hindi kaya talaga. Lalo yung mga ingredients is ano, pang Pinoy. So, ang mga ingredients namin galing sa Seafood City. Ayan, kung gusto nyo mag-vlog ako dun sa Seafood City, puro Pinoy dun. Tapos, nandun lahat ng mga produkto ng mga Pilipino. In short, parang ano, hypermarket. Ganon. Ano ba? Gusto ko masagot lahat ng tanong eh. So, ano ba yung mga gastos? Yun nga, rent. Monthly rent, let's say 1,000 plus, pero hindi naman tataas ng 2,000. Pero depende kung dito kayo sa Chicago, ito sa downtown, mahal dito. So sabihin mo ng 1,000 to 2,000 yung magiging rent niya. Tapos yung grocery, bilang lima kayo, I think 600. Grabe yung estimate ko. Ang laki, pang patay gutom. So, yun. Ano pa ba? Kung magkukuha kayo na isang kotse muna, yung sa amin kotse namin na raw mga 400 eh. So, total na lang yun. So, mga 400 sa kotse, 600 siguro sa grocery, tapos, so 1,000 na yun. Tapos, let's say 1,500 yung rent nyo. Hindi ko alam, ha? So, mga ganun, OMG, mga 3K per month. Ang gulo na explanation ko, sorry, pagod na, ang lamig kasi. May isa pa pala siyang tanong. Is it possible to use a scooter there? Is it safe to park? And if there's a convenient and safe parking for a scooter? Sorry bro, daming tanong. No, don't be. It's my pleasure. Anong scooter ba? Yung electric scooter? Oo, madaming ano, parkingan ng... Dito nga lang sa kalsada, wala naman nagnanako ng mga scooter dito eh. Wala. Feeling ko walang nagnanako kasi eh, marami nagpa-park ng scooter dito eh. O yung ano ba, anong scooter yung parang sa Yellow Cab? Meron din naman. Maraming free parking, pero lalo dito sa city, sa Chicago, kailangan yung parking mo is, I mean, nagpa-park ka sa tamang parkingan. Kasi pag hindi ka nakapark sa tamang parkingan, ma-iisuan ka ng illegal parking na nangyari na sa amin dati. So, wag nyo nang ulitin ang aming pagkakamali. Doon nakasulat naman kung bawal or pwede mag-park eh. So, scooter, yes, possible.
lalo dito sa city, ang dami naka-scooter. Is it safe to park? Yes, safe. Customer service on register 5. Customer service. And if there's a convenient and safe parking for a scooter, dito sa neighborhood namin, maraming naka-scooter. So dito sa amin safe. Tanungin mo na lang kung taga saan kami. Hiling ko nasagot ko na lahat at ang gulo-gulo ng vlog ko, sorry. Ano na, wala na masyadong edit-edit to. Hindi to parang ad or hindi to parang yung mga sponsored post. Kaya gusto ko ano, raw as much as possible. So ayun. Paki-comment na lang dito, Jay. Jay yung name niya, Blink of an Eye 89. Kung kulang, gagawa ulit ako ng video para yun, the more the merrier. Kayo sa mga nanonood diyan, if andito na kayo sa US, paki ano, magkano yung mga rent niyo, ganyan, yung magkano yung grocery niyo para may idea rin ako at yung ibang mga nanonood. Ayun, tas kung napapanood mo tong video na to, makakatulong kung magsusubscribe ka sa channel. So yun, gumagawa ko ng mga product reviews and unboxing in English. Siyempre kasi nakikipag-work sa mga brands dito sa US. So kailangan English, kasi English yung Americans yung mga market. Pero itong buhay American vlog ko, siyempre Tagalog kasi this is me. So yun, ano ba? Grabe, nire-record yata ako dito eh. Bawal yata mag-vlog. Anyway. So ayun, again, kung meron kayong mga tanong, comment down below, follow me on Instagram, send me a DM din, or comment in my videos, binabasa ko sa isa-isa. So, yun, nakakatuwa lang na may mga tanong na ganito kasi nung una, ito rin yung tanong namin bago kami umalis ng Pilipinas eh, kung magkano ba yung bag, magkano ba yung kailangan namin dito. Ay, ito pa pala, meron dito, since lima kayo, may promo yung mga AT&T, yung mga ano, cellphone, mga network. May promo, kunyari, lima kayo, apat kayo. May kasama na siyang phone. Tapos yun nga, only data, only call, text. Parang sa Pilipinas lang din. Pero yun, the more na marami kayo, mas mura yung plan. Yung sa amin, dalawa kami, 110 yata per month. Pag lima kayo, feeling ko, mayroong mga 120 lang. Up or apat yata. Ano ba, yung cable namin, yung cable and internet sa yung wifi, mga 120 rin yata. Medyo mahal, pero kailangan ko ng high-speed internet. Wow. Bigating vlogger. So, yun, sa Xfinity. Lakad-lakad nga tayo. Baka sabihin, ginagawa ko dito. So, tapos na tayo sa cable. Meron na tayong cellphone na plan. So, yun nga, yung kotse, yung rent, yung grocery. Yun talaga yung mga kailangan. Siyempre, kahit sino naman. Meron ba akong na-miss? Mga utilities. Ah, yung parang Meralco, yung ComEd. Mura lang yun. Grabe, sa Pilipinas, kapag hindi kami walang patayan yung aircon, naabot ng 8,000 more than. Dito, sa bagay, malamig naman kasi dito, kaya maski hindi ka na mag-aircon, heater yung kailangan eh. Mura lang. Yung ComEd namin, yun nga yung parang Meralco is around 40. Malaki na yun. Minsan nga 20 plus lang eh. Yun lang. That's basically it. Again, if meron kayong mga tanong, comment lang. Sasagutin ko sa vlog para kunyari nagkukwentuhan lang tayo. Hindi kunwari kasi talagang kinikwento ko. Sinishare ko yung mga na-experience ko. So yun, any question, anything under the sun, I'm willing to answer. So yun, wag na wag nyo kakalimutan na mag-subscribe, please. Kita-kita ulit tayo. Tapos pag nag-subscribe kayo, pakiclick yung bell button or yung notification bell para naman updated kayo kapag meron akong bagong upload, ganyan. Tapos panoorin nyo para sa ekonomiya. Siguro tatapusin ko na kasi bibiling ko na Sprite at gutom na ako. Kakain na ako. Katas ko na magpagupit after 10 years. Naka-no-save November ako eh. Thank you for watching, guys. Don't forget to follow me in my socials and subscribe to this channel, please. It will help me create more content for you guys. At magkita-kita ulit tayo sa susunod. Kung may tanong kayo, comment down below. Yun nga, or DM ako sa Instagram. Thank you. Bye-bye.